Impressive ang shooting namin, the shots, the story, the screenplay. Kaya naman go lang kami kahit na mahirap, madami kaming eksena sa bawat araw. But because we know what we're doing is a nice film, and that's because of CN. Si Derek, sa experience ko, very talented, marami siyang ideas, bago, mga hindi ko pa nakikita noon. And siguro ano, isang katangian ni Derek na gustong-gusto namin, I'm sure gusto rin ni Johnny, is kahit gaano kagaling si Derek, kahit siya yung nagsulat, siya yung nag-direct, alam niya yung ginagawa niya. Pag nag-suggest kami, tanggap. Open, di ba? Direct. So, nakakatuwa kasi kahit kaya niya naman mag-isa yun, yet, sabi nga ni Johnny, open, tinatanggap niya. So, nagkakaroon palalo ng kamarado di pa sa, ano, sa movie. And I know, in the future, talagang marami pang gagawin si Derek na mas marami, mas magagandang mga pelikula. Hindi ko lang alam kung are gonna, ano, talagang puro comedy na. Halo-halo. Pero pag comedy, sama mo kami, Derek. Well, kay Derek Sian, ano, very creative. Para sa, kasi isa siyang magaling na actor, ngayon isa na rin siyang magaling na director. Tsaka, kagaya nung sinabi ni Kuyang Konsi na very open siya sa suggestion. Kaya, mabilis kami nagbaban during dun sa pagtatrabaho po namin. Tsaka, enjoy lang kami. Tsaka, fun lang kami. Kaya, walang pressure. Kaya, relax lang. Ngayon. For me, short lang, napakasarap magkaroon ng director na at the same time actors. Kasi ramdam niya ang bawat isa, especially kanyari, nasa ilang days na kayo, so ramdam niya yung pagod after all. Kaya masarap magkaroon ng director slash actor. Nararamdaman niya ang bawat isa. Yes. Si Ian naman ang tatanong ko. Si Ian, how is it directing this cast na karamihan ay mas veterano kaysa sa'yo when it comes to comedy? Hi, Tito Mario. Hi. Napakasarap ng pakiramdam po na sila po yung nakasama ko dito sa pelikulang ito. It's because very collaborative po yung environment namin, and everyone was willing to give their 100%. Lahat, no one, walang nag-hold back. Kumbaga lahat willing na, okay, mapapagod kami dito, mapupuyat kami. May chance na magkasakit kami dito. But we will give it our all. We will improve doon sa nakasulat sa script. And we will just have fun along the way. Yun lang naman po talaga yung naging rule na, sa buong pag-shoot is to have fun. And if you're not having fun, you're doing it wrong. So, yun. And it was such a blast. Idol na idol ko sina Kuya Jano, sina Angie Eliana. Bata pa lang po ako, pinapanood ko na po sila. Kaya po ako nagkaganito dahil sa kanila eh. Hindi, totoo. Kaya po naging ganito. Tapos si Kuya Jean naman, eh, nung kakapasok ko pa lang sa industriya, nakakalaro ko sila sa mga basketball, tapos sinasaktan-saktan nila ako. Hindi, pero sa kanila ko nakuha yung mga sa harapan ng maraming tao, hundreds of people. Di ba Kuya Jean, naglalaro tayo sa Batangas noon, tapos nakikita ko kung paano nila patawanan yung mga tao. Hindi nagiging boring lahat. So I think each and every single one of them played a part sa yun nga po, sa pagsulat. And of course, lalo na rin po si Sunshine kasi napaka natural po niya na meron lang siyang naiisip, tapos okay yan, gawin mo yan Sunshine, gawin mo yan kasi nakakatawa yan. Yun po. So it's such a blast and it's such an honor to be working with all of them po.
I think that was it. Thank you very much. Mr. Mario Bautista, People's Journal of Malaya and Showbiz Portal. Up next, we have Donald Sermino of Abante News Online. Ayan, okay, magandang hap. Maba ng boss. Hi. And gusto ko muna, kasi dito, ang character pala ni Sunshine ay second wife ba? Ni Jano? Yes, okay. Sa universe. So, Jano and Sunshine, kumusta yung working relationship niyo? Ako, we're so lucky. Kuya Jano, siya yung artisan mapagbigay. Giver siya sa lahat. Like, for example, gawin natin to. Nag-aano kayo? May communication talaga kayo. Yun yung pinaka the best. Pag, as a, may co-star ka, kaya Kuya Jano is one of the best for me. Ikaw naman dyan, hindi ka ba nalunod sa talent ni Sunshine? Unan! Ang daming unan! Talent! Hindi, Sunshine is such a natural and yun ang ano eh, that's what's special about her, yung pagiging natural niya. And I hope you keep that hanggang kahit, I'm sure tatagal ka pa sa showbiz. I hope you keep that sweet innocence, di ba? Yung pagiging natural niya. That's what makes her special. Masarap siya katrabaho kasi masaya lang kayo, wala siyang ere. Actually, meron. Showbiz lang yung may ere na siya. Oo. Kasi nagbida na nga sa may yabang na rin. Ay, oo. Okay. Oo naman. Hindi, joke lang. Kasi nga nagbida na sa kaka, diba? So, may yabang na rin. Joke lang. Hindi, ayun naman, kumustang mag-direct ng... Kumustang mag-direct ng bed scene si Direk Sian? Wala, wholesome to. Yung bed scene na yun, yun lang yun. Ah, okay. Magkatabi lang na ganun lang. Ayan, sige. Mamaya na lang yung iba. Ito yung pinaka-wholesome kong project. Ay, wow. So, hindi ka na babalik sa pagpapasexy? One day. Pag connected siya, ayaw kasi yung sexy na trashy. Gusto ko yung sexy na classy. Yun talaga yung goal ko. May laman, may kwento, bakit siya nagugubad, bakit... kunyari yung kaka, sorry. Ano yun eh, ang kan nila is ganon. Yun yung gusto kong genre ng pagpapasex. One day, sana. So walang bube dito? Kung kailangan. Sa, dito sa Hello Universe, walang ganon. May ano lang, pa-side bube-bube tayo dito. Ah, yan, okay. Sexy pa din, andun pa din. Thank you. Mamaya na lang ulit. Okay. Thank you. Thank you very much. That was Don and Sermina of Abante News Online. Up next, we have Ambet Nabus of Abante and Bulgar. Hi. Good afternoon. Para kay na Anjo at saka Jano, sa sobrang dami ng mga pinagsamahan yung projects together, ano yung may expect pa ng mga manonood sa inyo in terms of the brand ng comedy ninyo? Yun, magandang tanong kasi sabi mo ha, kumbaga marami na kami pinagsamahan. Alam mo, nagugulat ako pag namamasyal ako ngayon sa mall after nung 2 years na pandemic natin. Napansin ko, ang daming millennials. Mga ano na, talagang grupo-grupo sila. Parang dati kasi pag namamasyal ka, kahit papano ay makikilala ka. Uy, kaklase ko! Uy, ano, yung taga, ano, di ba? Ngayon, wala. Sabi ko, parang nasa ibang mundo na ako. Parang ano na, katapusan ko na. Parang gano'n. Kasi may susunod ng batch eh. Kaya, dun sa tanong mo, maganda yon kasi, like, when was the last time, ano, nagkaroon tayo ng movie? Tagal na, di ba? Wala, matagal na. Tagal na. So, kahit TV. Pero, maganda naman yung samahan namin lagi. And hopefully, yung mga millennials ngayon na hindi tayo napapanood dati, yan ang target namin. At the same time, yung mga natutuwa sa samahan namin kahit nung arawang, katulad mo. ako, I think, it's the nostalgia of seeing us together again for our generation. And sa mga younger generation naman, yung mga ginagawa, like nung nag-umpisa kami nila Andrew, di ba, kaming tatlo,
sa kanila bago yung ginagawa namin eh. Ngayon lang nila na nakikita yung may ganito palang comedy kasi sanay sila sa comedy nila. So this is new for them. Plus in this movie, iba naman ang usually magkapatid kami na alam niya na sa Opera de Baco, di ba? This time medyo kakaiba tapos may drama pa ng konti sa dulo. So slight difference from before. Okay, thank you. Gusto ko i-segue yung tanong kay Direk Sian. Direk, anong bagong touch ang inilagay mo sa tandem na to ng dalawa? Sa inamin mo rin na since bata ka, napapanood mo na sila, na ma-appreciate at ma-admire ng mga bagong generation ng viewers ngayon? Sa tingin ko po yung paglagay ko kay Kuya Jano at kay Kuya Anjo sa isang setting ng sa mundo ng basketball, sa mundo ng fantasy, meron din pong fantasy element yung pelikula na mga what ifs, ito yung nangyari sa buhay natin, ito yung mga mangyayari. And also sa amin ding mga, gusto ko lang din bigyan ng credit yung production team, especially yung cinematographer ko, lahat kami fans nila. So parang pag uma-acting na sila, nag-uusap kami, tingnan natin kung anong gagawin nila, sandali. So kami nagbubulungan. So I think that's what adds a little extra magic to it, na parang lahat kami manghang-mangha sa kanila na, oh, in the flesh, eto na sila. Ay, pasampa na. Ano kaya gagawin natin? So, ang daming, and also, yung pelikula po, nung na put together ko na po yung buong pelikula, so natapos na po yung buong pelikula, sa sobrang daming ad-lib, kasi nga po, kilalang kilala na nila yung isa't isa eh. So umabot po ng 3 hours yung pelikula. Kasi sa sobrang daming idea, sa sobrang excitement, sa sobrang collab. Tagal kami hindi nagsama direct, kaya inano namin, ilabas namin lahat. Yes. So yun yung parang naipon. I think naipon yung mga jokes, naipon lahat. So ang ano lang, ang compact lang at ang tight. So I'm very happy na sila po yung nandito. Thank you very much. That was Ambet Nabos of Abante and Bulgar. For our next question, we have Matt Suzara of La Pochera Lovers. Sa front po si Matt Suzara. Hello po. Good afternoon po. Ang question ko po ay Sir Jano sa akin, Sir Andrew. Sundutan ko lang po yung question kanina. Kung i-compare po yung comedies nung 90s, ano po yung parang pinagbago sa comedy ngayon? To me, ang comedy hindi naman nagbabago eh. What's funny is funny. What's funny before is still funny now. Yung may mata pa, may mahulog, merong ano, it's still funny. Nothing changes. Nag-iiba lang ng konting language, may mga bagong lumalabas na words, ginagamit naman namin yun. Delivery, plus, yun nga, to me, same lang ang comedy, hindi nagbabago yun. Yung mga Dolphy na pelikula, nakakatawa pa rin yun hanggang ngayon. What makes the difference is yung presentation ng director, story and coverage. Siyempre dati nakaganyan lang kami tapos ad-lib na kami. Ngayon mas structured na, so it's easier for us kasi structured na yung comedy. Mas madaling mag-ad-lib kasi meron na talagang buo, hindi katulad dati. O paalala kayo, magpatawa kayo. Parang ganun dati. So ayun. I agree. Thank you po. Next question ko po para sa inyo po lahat. Meron po ba kayong what if or regrets kung bibigyan kayo ng chance na magkaroon ng ganitong concept sa katapos? Yan, maganda yan. Ano po kaya yan? Papakinggan natin, Direk? Hindi, last na si Direk. Director. Majin. Sino daw sa mga asawa mo dati? Uy, hindi yun ang tanong. Okay.
what if? Wala, ako? Simple lang, what if ako si Jano Gibbs? Oo, no? Yun lang ako. Kasi, sa totoo niyan, hindi pa po ako nag-artista. PA pa lang po ako ni Kuya Dennis Padilla. Sila Anju po, sila Jano, talaga nakakasama ko na po, kaibigan ko na rin po. So, nung eventually, naging artista ako, tapos ngayon, nakatrabaho ko si Jano, eh, ano sa akin yun, treasure, tsaka pleasure, and very grateful po ako, thankful po ako sa Viva na makatrabaho ko si Jano Gibbs, tsaka si Kuya Anju Illana. Ano na ako, parang isa sa dream come true ko na yan. Ngayon. Salamat sa bola, G. What if, Tol? Ako, ngayon ko lang naisip yan dahil ngayon lang pumasok sa akin. Eh. Sa mga hindi nakakaalam, yung iba nga, hindi naniniwala sa akin. Eh. Bago po ako naging artista, na-discover po ako sa Rizal Memorial. Player po ako ng San Sebastian College. At yun talaga ang pangarap ko noon. Nalala ko nung lumapit sa akin yung manager ko, si Douglas Quijano. Binigyan ako ng calling card. Nakalagay doon, Gabby Concepcion, William Martinez, Maricel Soriano, Snooki Serna, lahat na mga superstar na hindi ko kilala. Hindi ko kilala yung nasa calling card. Kasi ang pinapanood ko lang noon, basketball. At ang pangarap ko noon, maging PBA player. Lahat naman siguro ng basketball na amateur, yun ang pangarap sa buhay. Maging professional basketball player o PBA star. So, siguro, yun ang sa akin. Kung what if hindi ako hindi ko tinanggap yung offer na mag-artista, instead, tinuloy ko saan kaya ako pinulot. Anong barangay kaya ako nag-MPP? Kung ang what if mo ay what if naging professional basketball player ka, ang what if ko na lang what if naging professional ako, yung dumadating ng maaga. Ano kaya ang nangyari? Siguro mas mahal ka ni Ogie. Same din. What if ko, kung hindi ako pumirma sa Viva, ano siguro, nasa Cebu lang ako, ordinary. Yung regrets na ibuhos yung tiwala. Yun na. Thank you. Ito gusto ko painggan, si Derek. Yan. Pareho tayo, Kuya. Pwedeng ano, dalawa, sa career tsaka sa love. Uy! Dalawa. Hindi, pero pareho kami ni Kuya Anjo. Pumunta ako dito from the States to have that basketball dream. Pangarap ko talaga sana, nananalangin ako, sabi ko sana makapasok ako sa ELUAP tapos makapag-PBA. Yun lang, masaya na ako. Pero nung pagka tryout ko, hindi pala ako magaling. hindi ako ganun level na parang kaya kong, or maybe hindi ko lang talaga siya pinursu ng sobra-sobra, pero meron akong crossroad na gano'n na parang, sige, maybe hindi ito yung para sa akin. Maybe it's time to pursue other passion. Maybe it's time to do a plan B. So, yun po. Maybe in another life, in another universe, maybe tinuloy ko po yun. Maybe nag-training po ako at hindi po ako naging artista. Yun po. Thank you so much po. Congrats po sa lahat. Thank you. That was Matt Cesar of La Pochera Lovers. Up next, we have Ms. Dolly Ann Carvajal of Inquirer. Hello, my friends. Kanina lang in-interview na ako ni Andrew. Ako ang in-interview. Flashback. Anyway, my question for Derek Sian. As I said, kanina mukha ka ng opa. Anyway, is this your movie, your way of paying tribute to your former dream to become a PBA player? Was this an original idea or a spin-off from a foreign film? Partly na rin po yung, syempre doon ko po hinugot yon sa mga hinaing ko sa buhay, yung mga sarili ko rin pong what ifs.
yung mga nangyari po dito sa pelikulang ito, iniisip ko, paano nga kaya kung ito yung nangyari? And also, a huge inspiration din po dito, Tita Dolly's, na yung panahon kasi na to, kadalasan we fall under a trap na we don't appreciate what we have, and I'm also guilty of that. So I wanted to tell a story na sana pagkalabas ng mga viewers, ng mga audience natin sa sinihan, eh masasabi nila na, ah, okay, my life isn't so bad after all. Parang ganun po. So that's the whole kung saan ko po siya hinugot. That's a nice takeaway for my friends Anjo and Gano. Personal ba'y tatanong ko? Hindi. Showbiz question. Huwag mo ako ilaglag. Anyway, ang question ko ito na lang, pong slambok. Is it harder to make people laugh than to cry bilang batikan kayong comedians? Kasi ang comedy requires timing, eh, di ba? Ang drama, lagyan mo lang ng sad music, iiyak na yung mga audience. Oo, lalo na there's a thing called, ano, corny. Pag hindi ka nag-ano sa standards sa manonood na yung gusto nilang humor, hindi mo naabot o hindi mo na touch, eh medyo ano ka, nakakahiya. Corny. So horny. As a yes oh, as a comedian, yun ang corny. Yeah, as a comedian, yun ang greatest fear namin is lumabas ka sa TV, lumabas ka sa movie, pagkat ng director, palabas sa TV, hindi natatawa yung nanonood sa iyo. Uh-huh. Tapos yung joke mo na akala mong nakakatawa, hindi kinagat o hindi nabenta. Yun ang greatest fear namin. It's very hard kasi syempre, I'm sure na experience niyo na minsan medyo pinapakiramdam muna, magbibitaw kaya ako ng ano, kahit yung barka-barkada, diba, bibitaw kaya ako ng joke, kaya alam, baka magpahiya ako. Ganun. Eh, kami professional pa. Oh. Siyempre, maapektuhan yung karera. Ay, makukorni naman pala nito, magna natin yung support at panuuri. Sa drama, you will just, ano eh, sa akin ha, pupunta ka lang doon sa character ng tao eh. Program mo lang yung heart mo and yung puso mo na ikaw yung taong yun. So, for the background music na nakakaiyak. Oo. Tapos, yun na, pakiramdam mo, and ang mangyayari yun, it's not acting anymore, ipoportray mo yung taong yung ginagawa. Oo, internalize na lang ikaw talaga yun. Para sa akin, mas madali yun. Kasi yung kasi ang daming ano ng comedy, yung timing, yung delivery, and yung ano, pinaka-importante din isa na yung ano mo, kabatuhan mo, di ba? For example, Tito Will and Joey, si Dolphy and Panchito or Papalu. I don't think Tito Dolphy could make it by himself na wala yung kabatuhan niya. Parang mahirap. So, maraming ano, mas mahirap ang comedy po kaysa po ano, para sa akin. I think sa haba ng sinabi niya, copy paste. Parang na-cover na niya lahat. De, maganda yung ano, kasi si Erpat mo, magaling sa drama, oo. Magaling sa comedy. Diba? Kaya mo ba yun? Aboy, alam mo, kwan eh. Gano. It goes both ways for me. For comedians, of course, it's easy na magpatawa. Pero mahirap sa amin magdrama kasi may aporte. Kahit na nagde-deliver ka, minsan sinasabi, sanay kaming nagpapatawa ka eh, naka-box ka na eh. So mahirap, that's what's hard for us pag yung nagsiserious kami. Parang, hindi, we typecast na, kumbaga, uh-huh. Hindi, we see you as a comedian. Same thing with dramatic actors, sila naman, hirap naman magpatawa. So both ways, I guess. Thank you.
Thank you very much. That was Miss Dolly Ann Carvajal of Inquirer. For our next batch, please stand by. June Lyon of Abante, Leo Bucas of Push, Nurse Alma of GMA News Online, and Mark Rebador of Entertainment Web. Our next question will be coming from June Lyon of Abante. Sinusubo pa. Yeah, hindi ako sumusubo. Anyways, congrats Jano. Syempre, we're also excited na magsasama ulit kayo ni Anjo. Kasi syempre, ang dami niyong pelikula before sa Viva, even sa ibang production, no? Tapos meron kayong Over the Backwood. When was the last time na nagsama kayo sa isang show? Or movie project? Huli kaming hindi. Sabi ni Jean sa Nuts daw. Hindi, nagsama pa kami sa Net 25 ni Anjo. We had a noontime show 2 years ago. Noong pandemic. Oh, very memorable nga pala yung show na yun. Noong pandemic, habang lahat ng artista walang trabaho, eh naglakas loob naman ng Net 25 no na magbukas ng noon time show. So habang wala kaming trabaho, nakuha kami at natuwa naman kami dahil tumagal kami ng almost 1 year. Ang bongga, di ba? Oh, controversial yung noon time show na yun. Natawa si Jano, parang siya yung involved. Oh. Pero, Anjo, kasi ang nakakatuwa kanina, maaga kasi kami, no? Oh, kanina, nagkwento nga si Jano na yung tungkol sa friendship nyo, hindi matatawaran kasi unlike yung mga ibang nakasama niya before na walang communication, kayo daw yung tipong hindi natigil ang communication. Oo. And isa ka sa sumuporta sa kanya nung time na nagka-depression siya. Oh, very open naman si Jano doon, di ba? So, yun. Puring-puri ka niya. Oo. Salamat. De, alam nyo, swerte ako dahil meron akong kaibigan na isang Jano Gibbs na siguro masasabi ko sa aking tagumpay, hindi ko magagawa yun kung wala siya. Ibig sabihin, yung samahan namin, yung tagumpay, is teamwork. Yung samahan namin, like Over the Backwood, the movies, Bulaga, magkasama rin kami matagal. Tapos yung last nga, yung Happy Time. Ang proudest ko doon, yung habang lahat ng show ng Channel 2 ay nasa top 20, we made a sitcom sa GMA na hindi naman kilalang nagre-rate noon. And pumapalo kami sa top 10. So, Over the Backwood ng Viva and GMA. So, that was para sa akin, kami ni Janos, para sa akin, yun ang isa sa proudest moment sa career ko. Kasi nagawa namin yun na parang kalaban namin, Giant, pero nagawa namin pumasok sa top 10. Nakilala kami ng tao, natutuwa sila sa Over the Backwood. Nagkaroon nga ng movie, Over the Backwood 1, Over the Backwood 2. And yun ang isang ano ko naman ngayon, parang frustration na sa ganda ng nagawa namin noon ng Over the Backwood, hindi na naulit. So, yun ang isang wish ko na si Jano na is my friend. I don't consider him a best friend. I consider him a brother. Because yung damayan na ng ng problema, damayan ng sa personal, sa career, lahat. Anything under the sun, good and bad, lahat na pag-uusapan namin. And ang number one na masasabi kong tumagal kami, it's because of the trust. Yung trust ko, trust niya sa akin at yung trust ko sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng sekreto namin sa amin dalawa. Pero thank you and mahal na mahal ko to si Jano Gibbs kasi it's been 1991. Oh, ilang years na yon? 33.
33 years na lang kasama sa... 32, Anjo, oo, baka sabihin hindi ka marunong magbilang, 32. 32, oh, 32. Oh, 2023 lang. Oh, 32 years na, ano, na kasama ko to si Tol. And I hope another 33 years. Bongga. Pero yun nga, Anjo, no, nakakatuwa. Ako, napansin ko, you're supporting Jano sa Hello Universe na to, movie, no? Nakakatuwa nga na, kasi yung iba, syempre, pag pareho kayo, like magkasama kayo, tapos hindi basta tatanggap. Pero ikaw, ikaw yung kitang-kita na wala kang insecurity, no? Oo. Siguro sa ibang tao. Pero sabi nga, I don't consider Jano a friend. I consider him as blood brother, as in talagang kadugo. Kasi sa dami, hindi ko na maikikwento, pero sa dami ng pinagsamahan namin sa buhay, yung success, tsaka yung mga problema na pagdaanan namin yan. Kaya, ano eh, para kaming sundalo na destino sa Afghanistan na 10 years kami doon. And magkapatid kami. So, kahit ano, anything for Jano, and I guess si Jano naman, anything din siguro for me. In fact, may mga shows nun, pag may request ako si Jano, walang second thought yan, talagang he will support. Yes. Kaya, mahal namin na isa't isa. Very well said. Oh. Pero, you consider, Jano, Anjo, na swerte kayo sa isa't isa. And with Hello Universe, tingin nyo, mababalik ulit yung dating pamamayagpag ng comedy movies. And sa tingin mo, swerte si Derek Cian Lim sa project na to? Yes, sa lahat ng tanong mo. We're hoping that Hello Universe brings back good comedy, quality comedy sa theaters, right? I mean, we've had a lot of comedy. Madami ng comedies na dumaan, pero some are good, some are okay, but a lot of them, even mga kasama kami, so-so lang. But sana maibalik yung quality comedy film, yung magandang pagkagawa. Second, dagdag ko lang, Jun, na umpisa lang naman to na itong Hello Universe. Katunayan, nag-pitch na ako ng reboot ng Over the Bacod. So, yun ang tinatrabaho ko yun ngayon, yung bagong Over the Bacod. Kung ano na nangyari sa kanila after so many years. Yeah, it's so nice, no, to hear yung kwento mo, Jano. And syempre, good luck and congratulations with Hello Universe. Kasi in fairness to Jano, Anjo, dalawa kayo sa super mababait sa entertainment press, di ba? Inabutan nyo yung time na talagang super close ang entertainment press sa mga artista, di ba? Pero in fairness to Cian, Direk Cian, isa rin talaga siya sa mabait sa press. Lalo na nung naging alaga siya ni Meet, oo, lalo pang tumindi yung pagiging mag-PR niya. So, good luck with, good luck sa Direk. Okay, thank you. Thank you very much. Actually, ano eh, dagdag ko lang, Jun. We need more Cian sa director, Cian sa atin industriya, because, di ba, kung mapapansin mo, kami, kailangan namin yan, mga artista. Kayo, kailangan nyo manonood. Di ba, napaghahambing tayo sa, minsan sa soap. Bakit ang gaganda ng mga istorya ng Koreano kaysa sa mga gawa ng Pilipino? I guess, siguro, isa doon yung writers, siguro, yung imagination ng mga writers. Eh, si Direk, nakita ko sa kanya yung ano eh, yung ganong klaseng writer and director na gusto niyang bago. Eh, kung mapansin niyo itong ano, Hello Universe, parang walang pinagkopyahan ito eh. No? Parang wala pa akong nakitang Filipino movie na parang remake na. So, yun ang parang ano, kailangan natin ng more Cian Lim ng mga director and writers, yes, para lalong ano pa, umangat ang atin na
industriya. Salamat kayo, Angel. Thank you. Napaka, very well said. Si Ian, ang ganda ng sinabi ni Angel about you. Actually, kami naman talaga believe sa'yo. Kasi kung isang artistang katulad ni si Ian na ang ganda ng career, di ba? I-enjoy na lang yung pagiging artista. Pero siya, dahil bongga yung, kumbaga yung creative genius niya talagang ang bongga, di ba? Ang dami niyang ideas. Still, busy siya sa pagiging director kasi ang artista talaga, isipin mo ang laki ng kita ni Sian as artista, di ba? Pero dahil marami nga siyang ideas, nagsusulat pa rin siya ng script at nagdedirect, yan. Thank you, Beijing. Maraming salamat po. And just to add, just to cap off with yung mga sinabi po nila Kuya Anjo, Kuya Jano, gusto ko lang din pong sabihin na ako po ay napakaswerte ko rin po. Napakaswerte na sila po yung kasama ko dito dahil todo suporta po sila. At katulad nga po ng sinabi ko kanina, 100% lahat po binigay nila, hindi po sila nag-hold back. So I'm very lucky na sila po yung nandito po sa pelikula na ito. Thank you very much for those questions. That was June Lalina of Abante. For our next question, we have Leo Bucas of Push. Push double. Magandang gabi. Ay, umahapon lang pala, sir. Pinag-uusapan na rin kasi yung success and failure. Ibalik mo nga kami, Anjo and Jano, sa lowest point kasi lahat yung may contribution sa success na meron tayo ngayon. Ang lowest point at ang highest point ng career ninyo sa showbiz. Para lang dun sa mga bagong hindi. Mauna na ako, Tanya. Hindi nakakala. Ako kasi marami. Even up to now, I still have low points. To trace it, mga Manilin days, yan, diba? After ni Manilin, galit na galit sa akin yung mga tao. Alam ba dinuduro ako sa kalye? Oo, iniwan mo si Manilin, ginaganon ako sa kalye, naglalakad ako. And then, of course, I was open naman. I came out in Jessica Soha about my depression, which I overcame naman. And then after that nagkaroon din ako ng before I entered Viva, matagal din akong walang ginagawa. Nag-isip na rin ako to quit, pumuntang Australia na kami pamilya, ganun. So ayun, meron pa rin, may mga highs and lows. Highs, well, the good stuff, alam niyo naman yun. Of course, family is first. To have, I think yun ang pinaka highest achievement ko is that I napalaki ko ng mabuti yung dalawang anak ko. At saka buo pa rin hanggang ngayon, yes, diba? Yes, yes. Sa dami ng mga naghihiwalay. Yung tatay ang hindi nila napalaking mabuti. Ako. Pero at least yung mga anak. Ikaw, Ange. Ako, yung lowest ko siguro sa career ko, yung pinaghiwalay kami ni Nora Honor. Nag-ano lang ako, throwback. Ito, totoo. Until now, ha, nararamdaman ko rin, when I think about it, I can still feel the pain. Pag naalala ko yung sitwasyon na yun, na there was a time I had to make a choice because of the channel wars ng GMA at ABS. I was forced to leave Jano sa Over the Bahon. If I look back, especially after 1 year, 2 years, na namimiss ko na yung samahan namin, namimiss ko na yung kami yung namamayagpag nun sa GMA 7, I felt sadness. And it took me years. Sabi nga, up to now, pag naalala ko, dapat, ano kaya, ganun. Parang ganito, na sana hindi ako umalis. Kasi, parang that ended all the parang yung chemistry namin, success, samahan, for a long time. Kasi
na stuck ako sa Channel 2, na stuck ako sa Regal, hindi na ako nagawa ng movie sa Viva. Mm-hmm. So, yun yung isang ano, yun yung isang loco. I left my partner. Di ba masakit yan? Yes. I left my partner. Pinagpalit ko yung show. Hindi naman ikaw to, yung show. And kumbaga, I was fresh. I had two shows yata sa ABS noon. And I was parang... Yun yung abakan ng susunod. Hindi, wala pa sa politics. Eh. Ah, oo. Pero dahil na alala ko yung kay Jano, kaya yun ang pinili ko isa sa mga lows ko. Kasi, parang I regret. Parang naiwan ko si Jano. Kasi ang dami pa sana namin nagawa o pinagsamahan. Mm. Kahit na super close pa rin kami ngayon, siguro career-wise, marami pa kaming nagawang movies, marami pa kaming nagawang TV shows. Yung highs, siguro yung ano, longevity. Parang as time goes by, like ngayon, nag-uusap kami kanina ni June Lalin, siya 36 years na daw sa showbiz, ako 38 years na. So parang habang tumatagal, sabi nga, yung intro lang kanina eh, ini-intro niyo ako, icon. So, kumbaga, yun na yung parang fulfillment na, uy, andito na ako sa stage na marami na pala akong nagawa at parang ganun na lang ang tingin nila sa akin na parang ano ka na, icon ka na kahit hindi. So, kumbaga, nakakataba ng puso. And I think God for that kasi biring tumatagal na artista yung trabaho. So, I'm very thankful. And I still have a job. Hopefully, after this, magagawa pa kami ng maraming shows and movies. Yun ang ano ko, yung happiness. Yung habang tumatagal. Yes! Nandito pa rin ako. Yes! May pelikula akong gagawin bukas na umpisahan. Yes! May soap akong gagawin next week. Di ba? Ang saya, di ba? Pag meron ka pang blessings na dumadating even after all these years. Mahaba na ba yung sinabi ko to? Oo, mahaba na. So, congratulations at salamat sa pag-share niyo ulit sa amin. Anyway, may last